Hello, Taurus, this will be your reading for the second week of April. Thank you so much for all your support, guys, sa mga nag-subscribe, nag-like and follow sa ating YouTube, sa ating Facebook, sa mga nag-join ng membership natin sa YouTube, sa mga nag-a-avail ng subscription sa Facebook natin, pati na rin yung mga nag-a-avail ng personal readings natin. Okay, shout out sa ating mga YouTube channel members. Pinaka-latest natin, Joanne Marie, Mildred Mia Take, Juliet Saito, and Randy Granada. Healing, rebirth, and abundance. Nagkakaroon ka ng transformation. Nagkakaroon ka ng healing. Pwedeng ibagaling kayo sa isang heartbreak. Or something na nag-end. Or a failure. No? Pwedeng galing kayo sa isang malaking dagok sa buhay ninyo. Isang tragic event. Tragic na pangyayari or tragic na relationship. Yan. And ano, this is, kasi itong rebirth, parang ipinapanganak ka uli. Parang phoenix, you rise from the ashes na pinanggalingan mo. Yes, pwedeng ibig sabihin nun, nakalaya ka na doon sa, sa isang yugto ng buhay mo na yon, or there is a chapter na nagtapos, no? At eto ka ngayon, panibago. Eto na yung panibagong ikaw, eto na yung panibagong chance mo, opportunity mo, nagsisimula ka uli. But, it's a different you kasi nagkaroon ka na nga ng rebirth, no? And possible din na at the same time you are healing. At meron kang abundance card, which is sign ng mga blessings na paparating sa iyo. You also have courage, no? So, during this time, you need courage, you need strength. Dahil dito sa mga pinagdadaanan mo, you are healing, you are transforming yourself, no? So, I can see you improving. Dahil ikaw ay strong, nakayanan mo itong something na mahirap na nagtapos na yan. At ito ka ngayon, panibagong ikaw, panibagong simula, panibagong buhay. Panibagong opportunity. Okay? So, I see you. This is you na stronger. A better version or a stronger, a new version, a better version of yourself. Wait lang, guys. Hindi ko pala nakuha yung ibang cards ko. Daldal ako ng daldal dito. Hindi ko pala nailabas to. Eto, yung gagamitin ko. Dito pa pala sa aking drawer. Sorry na, Marn. Medyo mahirap bala sa akin to, guys. Matigas. Makunat tong, ayan. Kunat na itong deck na ito. Hirap akong bala sa akin. So, cups. Meron something na overflowing dito. Pwedeng yung abundance. O, kasi abundance and overflowing. Mga grasya yan, natatamasain mo. Pwede may mga nag-uumapaw dito. Or this may be an overflowing of emotions. No? Andito ka na uli. Nahul. Buo ka na uli. Okay, may mga nag-uumapaw na feelings dito. Hindi ko alam kung nanggagaling sa iyo yan o papunta sa iyo. There is an expression ng pagmamahal, ng nararamdaman, an overflowing of blessings, an expression of your creativity. Kasi pwedeng this is creativity. So you are about to receive something
something special, material or spiritual blessing ang paparating sa iyo with the Ace of Cups. Or some kind of offer, romantic man ito or sa career, no? Seven of Coins. Malapit mo nang anihin to. Etong hinihintay mo, kung ano man yan, no? Mukhang may paparating na nga talaga sa'yo. May overflowing dito at ito nakikita mo, hitik sa bunga yung halaman. Okay, mare-reward ang iyong patience, mare-reward ang iyong paghihintay at effort, no? Kumbaga, this will be worth it. Kasi you have the Ace of Cups and Seven of Coins. Ibig sabihin, meron kang magandang, may magandang darating sa'yo. Kaya worth it yung lahat ng investment na ginawa mo. Time, effort, energy, pera, kung ano man yan, pagmamahal. The Wheel of Fortune. Pagmamahal na not only pertains to ano ha, relationship. Pagmamahal doon sa ginagawa mo, it means dedication, commitment, no? Ayan, yan yung mga magbubunga na maganda sa'yo. At ito na nga yung pagbabago. De, sabi ko nga dito, may transformation eh. This is a new you, a better version of yourself. A stronger and more, a more beautiful version of yourself. A wiser version of yourself, no? Wheel of Fortune, changes, expect. Ito yung kismet, kapalaran. No? So, nakikita ko dito, eh, magiging maganda yung kapalaran mo itong mga susunod na ano, araw or buwan. No? Kung next month man matutupad yung mga yan or kung kailan nyo ito. Kasi parang ano naman itong mga reading natin, usually timeless. Eight of Swords, no? You are about to break free. Ayan, hinihiwa mo na ito. Yung bandage, yung pagkakatali mo dito sa isang person, sitwasyon, you are finally awakened. Gising na ang, ano mo, kamalayan mo. Nagising ka na sa truth. Alam mo na. Alam mo na kung bakit ka na-trap dyan and ikaw mismo ang nagpapalaya sa sarili mo. You are breaking free. Kung ano man tong situation na to, paghihirap, masasakit na kalagayan, pagiging stuck, etc., etc., relationship man yan, or may kinalaman sa personal mong issues, ayan, no? Ikaw ay awaken. Na-rebirth ka nga, eh. Diba sabi ko, you will rise from the ashes like the phoenix. Panibagong ikaw. A most powerful, a better, a powerful, a more powerful version or wiser version of yourself. Okay? This is a glow up. This is a leveling up. Spiritual man yan o kung ano man, may kinalaman sa sarili mo. Let's take a look at your love life. I'm sorry, this is not for Taurus pala. This is for Gemini. Bakit hindi ko nalipat? Gemini ito guys, correction ha. Gemini ito, sorry naman, huwag kayo magtampo sa akin. Okay, hindi ko na i-ano, Gemini itong reading na to. Okay, Gemini, hindi ko na ilipat. Nakatingin ako dun sa idiot board ko na ano, Taurus. Ayun yung huli. Okay, Gemini ito for Gemini. So, Gemini, ang ganda. Ang ganda ng mga kapalaran mo dito. Ikaw ay nagtatransform. Ikaw ay nagising. Naging aware ka na sa kung ano yung mga changes na dapat mong gawin, baguhin sa sarili mo. At nakikita ko na magta-triumph ka, magbubunga lahat ng paghihintay mo, efforts mo na ginawa dito. Kumbaga, this is a better version of yourself starting this April 2nd week. At nakikita ko na ikaw ay pinapaboran ng kapalaran, no?
Tingnan na natin itong love life mo, Gemini. Gemini po ito, ha. Hindi ko lang nailipat yung ano ko, yung signboard. Yun lang, Gemini. Pagdating dito sa love life mo, may ano, may nagkasiraan dahil sa pag-cheat. Nagkasiraan na ng ano, tiwala, ano? Parang may stalker ka sa social media. Ano ba to? Ex mo ba to? Siya ba yung nag-i-stalk or ikaw ba itong nag-i-stalk dito sa person mo? Oh, kasi pukang ano na to, eh. Hindi ko alam, pero parang may nag-i-stalk. O baka nag-i-stalk sa'yo yung ano. Wala na kayo, pwedeng wala na kayo, pero parang yung bagong person, nung person mo, eh, pwedeng yun yung nag-i-stalk sa'yo. Baka insecure yung tao na yun, babae man yung lalaki. Or very, baka naman very curious siya sa'yo. No? So, yan, pwedeng ano, pwedeng yung ex mo mismo nag-i-stalk sa'yo o yung person ng ex mo, kung selosa yun or ano, or insecure sa'yo or nakikurious. You are at crossroads pagdating sa iyong love life. Kailangan ng panibagong ano dito. Parang panibagong tatahakin ka na road, eh. And kailangan mong gumawa ng major decision pagdating ngayon sa buhay mo concerning your love life, no? Yung ibang Gemini dito, siguro ganyan na nararanasan ninyo. Pwedeng iba nagkakaroon kayo ng issues dito, problema, sakit ng ulo pagdating sa person, kasi may cheating nga, 'di ba? Yung binabanggit ko na nagaganap kanina. Oy, iba, you are feeling ano, hindi kayo feeling secured. May mga fears dito. May mga threats siguro. Baka may mga threats. Alam nyo may threat pagdating sa relationship ninyo ni person mo. Whether nagkakaproblema kayo sa cheating nga. Kasi nga cheating, eh. Siyempre, paano ka naman magiging secured sa isang relationship na alam mong yung person mo pwedeng nag-cheat siya. Pwedeng may kabalbalan na ginagawa. O may umaaligid na mga ano, na mga agaw dyan or tukso, tapos yung person mo marupok, no? Siyempre. Okay, Gemini, yan yung nakapick up kong energy sa iyong love life. And tignan na natin yung iyong closing message. Ito yung dumulas, Gemini. Begin now. Oy, nagsisimula ka na nga or magsisimula ka na. This is an indication na stop procrastinating. Magsimula ka na daw ngayon kung ano man itong sisimulan mo. Baka yung iba, panibagong buhay nga. Di ba sabi ko nga parang may bagong ano, panimula dyan sa ano mo, rebirth card mo. Ano man yan. May kinalaman man yan sa relationship or career. No beginnings talaga. Grabe, Gemini, oh. Grabe, kung karir mo to, magsisimula ka na siguro. At ang nakikita ko to, dito, eh, ano eh, seswertihin ka kasi you have the wheel of fortune. Baka you are about to enter a new career, a new job. Panibagong simula sa'yo, panibagong magandang opportunity itong nakikita ko. Whether sa business, sa career, or sa relationship mo yan. Fresh na fresh yan, Gemini. New beginnings. And forgiveness, compassion and kindness. O yung iba nag-i-start again, no? Sa inyong relationships, kung meron man kayong taong nakasamaan ng loob, jowa man yan, hindi. Nagsisimula kayo uli. Nagkaroon ng ano, reconciliation, pagkakabati-bati. Peace. Kapayapaan. Nagkaayos uli. Nagkaano uli. Nagkabati. No? Ayan yung mga mensahe mo ngayong second week ng April. Gemini, take care, God bless. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Babush.